So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom Digia and welcome back to my channel. So sa video na to, tayo magkakaroon ng problem solving again under fluid machineries. So this is our refresher notes part 1. So pag na-encounter nyo itong mga problems na ito sa mismong board exam ng mechanical engineering, malaki ang tulong ng pag-solve natin sa video na to para kung nandun kayo sa mismong board exam, madali nyo masagutan at masundan kung ano yung mga napag-aralan natin at sinolve under this tutorial. So let's start. So problem number 1 under pumps. A pump discharges 150 liters per second of water to a height of 75 meters. If the efficiency is 75% and the speed of the pump is 1,800 RPM, what is the torque in Newton meters to which the drive shaft is subjected? So solution, we all know that in fluid machineries, or in other major subjects of mechanical engineering, the formula for efficiency is power output over the power input. Kung pagbabasehan natin ng pump, ang power output natin, ito yung power na nailalabas ang ating system. Since pump, fluid ang ating dinadrive dyan, it's either fluid or water, may output ka, may input ka. So, your input will be the electrical power. And since nadadrive yung shafting at meron kang connection sa gitna, between the input and the output, meron kang ditong tinatawag na losses. Ang kakaroon ng losses, as the power is being delivered from input to output, kaya nagkakaroon tayo ng efficiency. May differences kasi may losses tayo. Hindi mo pwedeng sabihin na ang system or pump system mo is 100% efficient. Okay? Dahil may losses, it's either 98, 99, o 99.5, or mas mababa pa doon yung iyong magiging efficiency. So, yun yung principle lang efficiency. Under pumps, our power output will be the fluid power or the water power. So, ano ba yung formula ng water power or fluid power? We all know, going back to the basics of fluid machineries, it is gamma Q height. So, the gamma is the specific weight of the water. The Q or Q-naught is the volume flow rate of the water or the fluid. The H is the height or the elevation. So, goods na tayo dito sa output. Ano naman na magiging formula mo for power input? Your power input will be, since may electrical power na nag-generate dito, meron kang torque kasi nag-rotate ang iyong shafting. Okay? Again, this is transmitted from the input to the output. Therefore, may shafting ka, nagtatransmit ng power. May losses, so therefore, may torque na nag-generate. So, babalikan natin yung machine design natin. Kapag sinabing shafting, pag pinag-uusapan ng power, meron tayong formula ng power of the shafting or power input dito sa ating system, which is torque times the speed in RPM over factor. Okay, yung factor, derived naman na yan, or empirical na yan, binigay na. So, ang SI unit ng ating factor ay 9.549 times 10 raised to 6. Yan yung magiging denominator mo pag SI unit ang pinagbabasehan. So, since dito, makikita nyo, naka-SI unit naman tayo kasi naka-meters, gamitin natin itong factor na to sa ibaba para makuha si power input. Ngayon, si power input is wala namang binigay sa problem. Okay? Makukuha mo siya dahil meron kang efficiency na 75%. May power output ka, which is makukuha mo siya sa gamma Q height. Ang hinihingi is torque. So, saan magagaling ang sagot ng torque? So, dito po. Sa formula ng P sub I is equals to T times N over factor. So, sa SI unit to guys, ginagamit. Ngayon, pag binigay sa problem, naka-English unit. Okay? Sa English unit, 63025. Okay? Tandaan, pag English unit, ang binigay sa problem,
Ang factor mo is 63025. Kapag SI, 9.549 times 10 raised to 6. So, magiging pinaka-unit ng iyong power is magiging kilowatts. Tapos, dapat ang unit ng ating torque, pag itong ginamit natin, is naka-newton millimeters. Ito, retain sa RPM. Okay, so ilapat natin yung process. Sobrahin ko muna to guys, dito sa part na to. Una natin gagawin is kunin natin si power input, yung value ng ating power input. So, efficiency, binigay naman sa problem, 75%. Ang power output natin, again, is the fluid power or the water power, which is gamma Q height. So, the gamma of water, kasi yun yung ating fluid dito, is 9.8066 unit, kilonewton per meter cube. Okay, gamma Q, yung Q natin is 150 liters. So, convert natin. So, meron tayong 1,000 liters, 1 cubic meter. Yung height natin, binigay naman, 75 meters. So, goods na tayo sa ating numerator, which is our power output. Yung power input natin, yun yung hinahanap dito. So, solve natin. 8066 times 50 divided by 1,000 75/75%. So, lumabas is 147.099. Okay? Magiging unit niyan is kilowatts. Okay? Kilowatts kasi naka per second tayo. Okay? So, di ko na nilagay yung per second dito kasi understood naman na nakapag naka kilonewton meters per second ka, kilowatts yun. Okay? Kasi naka per second ka. Since power ang pinag-uusapan. Kung work, kilojoules lang yun. Okay, so understood na. Nakuha na natin si power input. Ngayon, paano makuha si torque? Balikan natin yung formula na binigay ko kanina. So, power input will be T times N over factor. Okay, so ilapat natin siya dito. Burahin ko lang siya. Dito yan. P sub I. Yan. So, ang P sub I natin, 147.099 kilowatts. I-multiply mo lang siya sa factor. Yung factor natin, 9.549 times 10 raised to 6. Okay? And then, i-divide natin sa ating RPM or speed, which is 1,800 RPM. So, since kulang na sa space, burahin natin itong part na to. So, nakuha nyo naman na kanina, nakopya nyo naman na at nabasa nyo. Tuloy natin yung step dito sa itaas. So, isinolve natin ito ngayon. So, 147.099 times 9.549 times 10 raised to 6 over 1,800. Ang lalabas ngayon dyan na torque mo is 780,360.195. Since ang magiging unit nito, pag sinunod mo itong value na to ng iyong factor, yan ay magiging newton millimeters. Ang hiningi sa problem, naka newton meters ka. So, convert mo lang. So, in 1 meter, we have 1,000 millimeters. So, cancel out. Millimeters, magiging meter. So, ito, divide natin sa 1,000.
Ang lalabas sa sagot is 780.360 unit Newton meters. So that is our answer for this problem number 1 under pumps. Okay? So para mas maintindihan, sundan niyo yung steps na ginawa natin kanina. Tapos mag-solve kayo ng mga problems na kamukha nitong problem na ito. Okay, so let's proceed to our problem number 2. So for our problem number 2, a fuel pump is delivering 10 gallons per minute of oil with a specific gravity of 0.83. The total head or elevation is 9.14 meters. Find how much energy does the pump consumes in kilojoules per hour. So solution for this, we all know that the formula for fluid power, again, is gamma Q hat. So Q or Q naught is our volume flow rate. The gamma is the specific weight of the fluid or the water. Kung water yung given sa problem, since ang fluid na binigay is fuel, so gamma ng fuel. And our elevation is denoted by the variable H. Okay? Tingnan natin yung mga given. So, since binigay naman ang specific gravity ng fuel na 0.83, we all know that the specific gravity is the ratio of the gamma of the substance to the gamma of water. Okay? Para makuha si gamma ng fuel, yung fuel is yung ating substance. Okay? So, specific gravity ng ating fuel multiplied by the gamma of water. So, gamma of fuel will be 0.83 multiplied by the specific weight of water, which is 9.8066 kN per cubic meters. So, makuha natin si gamma ng fuel as we solve. So, 0.83 times 9.8066. Lalabas is, yung ating gamma ng fuel, 8.139478 kilonewtons per cubic meters. Gagamit natin siya dito. Kasi yung hinihingi is yung energy. Yung energy is yung ating power. Power ng fuel or ng fluid natin is, substitute natin, so 8.139478 unit kilonewton per cubic meter. So, nakuha nyo naman kung paano natin sinolve yung gamma ng fuel. So, buburahin ko na tong part na to para ma-maximize natin yung space. So, let's continue. So, meron na tayong gamma ng fuel. Ngayon, para sa Q, yun yung ating volume flow rate. Binigay sa problem ang ating volume flow rate na 10 gallons per minute. So, 10 gallons per minute. Ngayon, si gallons, i-convert natin into cubic meters. So, ayon sa ating conversion, we have 3.785 liters per 1 gallon. Okay? And then, we have 1,000 liters per cubic meters or cubic meter. So, nag-complement naman na sa ating equation. And lastly, for our H, yun ay ang ating 9.14 meters. So, tingnan natin yung mga magka-cancel na units. So, liters, liters, gallons, gallons. Tapos ano pa? Since naka-minute ito, ang hiningi sa problem naka per hour. So, solve na natin itong buong to na naka-kilojoules per minute. Bakit magiging kilojoules na siya? Tingnan, cubic meters tanggal, kilonewton times meter will be kilojoules, tapos naka per minute ka. So, the fluid power, so, yung power ng fuel natin, solve natin, 8.139478
times 10 times 3.785 times 1 over 1,000 times 9.14. Ang magiging sagot natin dyan, 2.815844275 unit, kilojoules per minute. Ang hiningi sa problem, dapat na kilojoules per hour ka, so convert mo yung minutes into hours. So, in 1 hour, we have 60 minutes. Okay? So, cancel minutes, makuha natin na sagot na kilojoules per hour. So, ito, multiply lang natin sa 60. Ang lalabas natin na sagot, so the fluid power will be 168.951 unit kilojoules per hour. So, napaka-basic na ang problem na ito. Okay? So, practice lang na practice mag-solve para manina lang yung mga ganitong problems under fluid machinery's pump. Okay, let's proceed to problem number 3. So, for our problem number 3, again under pumps, a pump receives 8 kilograms per second of water at 220 kilopascals and 110 degrees Celsius and discharges it at 1,100 kilopascals. Compute the power required in kilowatts. So, solution for this, we all know na ang formula ng power ng ating water, since water yung ating medium dito sa ating problem, yan ay binigay sa pamamagitan ng formula na gamma Q height. Yung Q naught is our volume flow rate. Our gamma will be the specific weight of the water. And yung H natin is yung elevation or height. Ang hinihingi is the power required in kilowatts. So, unahin natin itong part na to. So, pwede natin sabihin na magagamit natin si mass flow rate. Okay? Ide-derive natin si mass flow rate na kasama sa formula sa pamamagitan ng base formula na to. So, pag dinerive na natin, magiging kalalabasan niya mass flow rate multiplied by the gravitational acceleration and the height. So, paano nangyari yon? Balikan natin ang ating basic termo. Sa basic termo, tinuro sa atin na ang Q naught is our volume flow rate. Okay? So, ibig sabihin, pwede natin siyang isulat as ganyan. So, tandaan natin, balikan natin ang formula ng density. Density is mass over volume. So, pwede natin sabihin na ang density is ratio siya ng mass flow rate tsaka volume flow rate. Okay? So, therefore, as we rewrite this equation, yung water power natin will be gamma multiplied by the, so since pares lang naman to dito, okay, mass over density, mass flow rate over density times H. Ano ang formula ng ating specific weight? So other formula for specific weight will be density times gravity. So, pag minultiply mo yan sa mass flow rate na nakadivide sa density, magka-cancel si density, matitira m or mass flow rate times g times h. Kaya tayo nag-arrive dito. Okay? So, therefore, magagamit natin itong given na 8 kilograms per second of water. So, since meron ka na nito, meron ka ng g, yung g mo is 9.81 ayon sa ating gravitational acceleration. Ang unknown mo na lang yung H. Ngayon, tingnan mo yung binigay sa problem. May given na dalawang pressure. 220 kilopascals at 1,100 kilopascals. So, pwede natin kunin ang power sa pamamagitan ng ating elevation head. Ano ang formula ng elevation head sa ating Bernoulli's equation? Nung babalikan ang fluid mechanics, ang Bernoulli's equation for our elevation head will be pressure at 0.2 minus pressure at 0.1 divided by the gamma. Okay? Yung gamma ng tubig kasi
water ang pinag-uusapan sa problem. Okay? So, binigay naman dalawang pressure. Meron kang P sub 2 na 1,100 kilopascals, may P sub 1 ka na 220 kilopascals. So, napaka-basic na lang isolve niyan. Okay? So, 1,100 minus 220. Okay? Ang unit mo dyan will be kilonewtons per square meters. Ang gamma ng tubig, 9.81 or 9.8066. Buuin na lang natin, 9.8066 kilonewtons per cubic meters. Cancel, kilonewtons, cancel yung dalawang meters o yung square meter natin, matira isang M. So, magiging elevation mo, as we solve, 1,100 minus 220 over 9.8066. Lalabas is 89.735. Unit ito naka-meters. So, itong height na to, saan natin siya magagamit? Para makuha natin si water power. Now, ang formula ng water power will be MGH. So, burahin ko na to. So, alam niyo na kung paano nakuha yung H. Okay? Burahin ko na rin itong part na to. So, again, ang gagamitin natin ng formula is mass flow rate times gravitational acceleration times the elevation. So, water power will be 8 kilograms per second multiplied by 9.81 unit meters per square second times the elevation, 89.735 meters. Okay? Required is nakakilowatt yung ating unit. So, tingnan natin. Alam naman natin na ang formula or derivation ng ating kilograms meter per square second equal siya sa 1 newton. So, as we solve, water power, so 8 times 9.81 times 89.735. Nung lalabas pala natin na unit dyan, so nakuha na natin 7042.4028. Unit nyan, newton meters per second. Bakit? Kasi yung newton dyan, ito, tsaka ito. So, newtons, meter per second. Ang hiningi, naka-kilowatts. So, naka-joules per second pa lang pala to. Kasi ang 1 joule is 1 newton meter. So, convert mo. So, 1,000 joules, 1 kilojoules. Kaya, ang mangyari dyan, magiging kilojoules per second ka or naka-kilowatts na ang iyong unit. So, 7042.4028 divided by 1,000. Nalalabas natin na sagot for final answer will be 7.042 kilowatts. So, basic na basic ang problem na yan. Okay? So, kung may mga katanungan, comment lang kayo sa ibaba. So, let's proceed to problem number 4. So, problem number 4, under pumps pa rin, pero affinity loss na siya. Number 4, a pump operating at 1,750 RPM delivering 500 gallons per minute against a total head of 150 feet. Changes in the piping system have increased the total head to 360 feet. At what RPM should the pump be operated to achieve this new head at same efficiency? So, solution for this, meron tayong shortcut formula for pump affinity loss. So, again, Queen has power. Want to try now? Try to find that. Okay, again, coding for this. Queen has power. Want to try now? Try to find that. So, tingnan natin yung mga given. Meron tayong N sub 1 or yung speed natin at point 1 na 1,750 RPM. So, dito tayo sa row na to, titingin. Meron siyang given na Q. Okay? May given na siya na Q.
Tapos, sa pangalawa na sentence, wala nang binigay na Q or volume flow rate. Tingnan natin. Meron daw head at point 1 na 150 feet. So, dito na tayo sa column na to titingin. Tapos, sa pangalawang sentence, ang H sub 2 niya ay 360 feet na. So, therefore, kung pagbabasehan, ang height or elevation and ang ating speed, dito tayo sa intersection nilang dalawa. Which is, ang magiging formula natin dyan, H sub 2 over H sub 1 is equals to N sub 2 over N sub 1 squared. Kasi ito yung nandito. Yun yung magiging raise nung ratio ng ating speed. At point 2 and point 1. Ang hinihingi is ano? RPM ng point 2. Kasi meron ka naman ng head at point 2. Okay? Solve natin. Chip solve na lang yung sa calc you guys. Napaka-basic na lang yan. So, H sub 2 is 360. So, cancel out naman na yung feet niyan. Tapos, meron kang 150 feet. Equal daw siya sa, ang hinihingi, N sub 2. Ang N sub 1 natin, 1,750 RPM. So, magiging unit pala niyan is naka-RPM siya. And, ito ay naka-squared. Yun ang huwag kakalimutan. Kung nakalagay sa formula, naka-squared, naka-squared ka rin dito. So, 360 over 150 sa kabila ay N sub 2 over 1750 tapos naka-squared sila. Dito ko na lang isusulat yung sagot para sa N sub 2. So, our N sub 2 or speed at point 2 will be 2,711.09 unit RPM. Okay? So, that is our answer for this kind of problem. So, let's proceed to our next problem. Problem number 5. So, problem number 5. A pump driven by an electrical motor moves 25 gallons per minute of water from a reservoir A to B, lifting the water to a total head of 245 feet. The efficiency of the pump is 64%. Neglecting velocity head, friction, and minor losses, what motor horsepower is required? So, solution for this, we all know na ang formula ng efficiency or our mechanical efficiency will be the power output divided by the power input. And we all know na ang power output, yun ay ang ating water power which is denoted by gamma Q height. Okay? Power input ang hinihingi sa problem kasi sinabi dyan sa uli, motor horsepower is required. Naka-horsepower, may binigay na efficiency na 64%. Okay? So, unahin natin gawin is itong equation na to. So, gamma ng tubig, neglect mo natin yung units guys. So, 9.8066 multiplied by yung Q natin, 25 gallons per minute. Yung gallon, convert natin into cubic meters. So, 3.785 liters, meron tayong 1 gallon. So, nag-click na natin yung units dito. Multiply na natin sa 3.785. So, naka-liters ka na sa part na to. Tapos, yung liters, gawin mo ang cubic meters. So, 1 over 1,000. Ayan na, complement na siya. Tapos, sunod natin yung elevation. May elevation ka na 245. So, 245, naka-feet. So, multiply mo yan sa 1 over 3.28. Okay? So, ang lalabas mo dyan, naka kilojoules per minute ka. So, pag sinabi mo si power output, naka kilojoules per minute, lalabas is
69.3133 kilojoules per minute. Ngayon, nakuha mo si P sub O. I-multiply mo na siya ngayon sa efficiency na 64%. O i-divide rather. Kasi input nga palang hinihingi natin. So, mag-cross multiply lang yan. Ililipat to dito, ito dito. So, divided by 64% na ka-raise sa negative 1. Magiging unit mo pa rin dyan na kilojoules per minute ka. Tapos yung kilojoules per minute, convert mo na lang sa horsepower. So, ganun lang siya kasimple. 69.3133 times 64% na naka-raise sa negative 1. So, lalabas dyan, 108.2989 unit kilojoule per minute. So, dito na tayo yung dulo natin ang equation. Convert natin sa horsepower. So, since kulang na sa space, burahin natin yung part na to. Dito natin siya i-continue sa taas. Okay. So, ito yan. So, our power input, 108.2989 kilojoule per minute. Tapos si minute, convert mo sa seconds. Kaya magiging kilowatts yan. So 108.2989 divided by 60. 1.8050 kilowatts. So conversion, kilowatt to horsepower. In 1 horsepower, we have 0.746 kilowatts. So gamitin natin ang conversion na to para ma-convert ito into horsepower. So dadiretso ko na ng sagot dito kasi limited na sa space. So 1.8050 divided by 0.746. Lalabas dyan na sagot is 2.42 horsepower. So this is our final answer for this problem. 2.42 horsepower. So tandaan lang yung naging steps natin na pag-solve para madaling yung sundan. Gamitin ang conversion na to para yung kilowatts maging horsepower. Okay, so let's proceed to our problem number 6. Problem number 6, calculate the impeller diameter of the centrifugal pump that requires 15 meters head to deliver water if pump speed is 1,500 RPM. So, solution, under centrifugal pump, meron tayong formula na ginagamit ang ating impeller diameter at ang ating pump speed. At meron din tayong height, yun ay given sa formula na gamit papuntang velocity. So, velocity at the exit is equal lang naman siya sa velocity ng ating impeller. Yung impeller natin, yun yung nagpa-pump out ng ating fluid, and since gumagamit tayo ng centrifugal force, centrifugal pump ang ating medium dito, which is water is driven. Okay, therefore, yung exit na velocity natin, mag-equal lang siya sa velocity ng ating impeller na dinadrive niya yung water. Okay? Or dinideliver niya yung water na yun. Okay? So, velocity at the exit, gamit ang ating Bernoulli's equation for this velocity, we have square root of 2gh. Nanggaling ito guys sa velocity head. Okay? Square root of 2gh, tas saan man gagaling ang formula ng ating velocity ng impeller? So, we all know sa machine design, ginagamit din natin ang velocity gamit ang formula na pi dn. Okay?
hindi lang sa machine design, ginagamit din natin sa thermodynamics. So, velocity ng impeller, pi dn. Velocity of the exit, gamit ang ating Bernoulli's equation na square root of 2gh. So, gamitin natin itong mga to. So, square root. Again, guys, ang hinihingi, impeller diameter. So, ito po yung tawag natin impeller diameter. Square root of 2. Ano ang g natin na gagamitin? 9.81 meters per square second. Ang height natin, merong 15 meters. Equals pi. Unknown natin yung d. Ang n binigay as 1,500 revolutions per minute. So, tingnan natin sa kabilang side naka square second ka. So, therefore, si minute gawin mo ang second. So, 1 minute, we have 60 seconds. Cancel out minute. Yung revolution, paras lang yan sa 1 cycle. Okay? So, magka-cancel out na rin yung unit niyan. So, pag i-square root mo itong s squared, magiging s na lang siya. So, magka-cancel out lang yan dito. So, therefore, kung naka-m squared ka dito, at i-square root mo yan, lalabas dyan ay naka-meters. Okay? So, shift solve natin yan. Square root of 2 times 9.81 times 15. Alpha calculate. Pi times the impeller diameter. Yung unknown natin times 1,500 divided by 60. So, lalabas natin dyan. Nasagot is 0.2184 meters. So, para mas maging realistic, i-convert natin into millimeters. So, 0.2184. So, meron tayong 1,000 millimeters sa kada 1 meter. So, magiging sagot natin for our impeller diameter will be 218.40 millimeters. So, yan po ang ating impeller diameter. Ginamitan natin ng fluid mechanics and also machine design, which is pi dn sa ating velocity at the impeller. Velocity at the exit will be gamit sa fluid mechanics and machinery na square root of 2gh under velocity head. Okay, so let's proceed to our last problem for this video, problem number 7. So problem number 7, our last problem for this video, a centrifugal pump delivers 80 liters per second of water on test suction. Gauge reads 10 millimeters of mercury and 1.2 meters below pump center line. Power input is 70 kilowatts. Find the total dynamic head in meters. So, meron tayong note dyan, guys. So, usual pump efficiency ayon sa ating design ng pumps will be 74%. So, magagamit natin itong efficiency na ito dito sa ating problem. Okay? So, gagamitin natin formula ng power. Again, gamma Q height over efficiency ng pump. Okay? Kasi, ang efficiency ng pump, ito yung ating mechanical efficiency. Right? Mechanical efficiency equals sa efficiency. Wherein, ito yung ating power output. Gamma Q height. Yung power input natin is ito. Okay? Ang hinihingi, total dynamic head in meters. Yung total dynamic head, ito po siya. Wherein involved lang ating efficiency na 74% na usual pump efficiency. So, ito natin siya. Tuloy natin siya dito. So, therefore, 74% is equals to gamma ng tubig, 9.81 o 8066. Tanggalin muna natin yung mga units para madaling mag-solve kasi maximize natin yung space.
Tapos 80 liters per second. So 80 yung liters, gawin natin cubic meters. So we have 1000 per 1 meter. 1000 liters per 1 meter cube. Okay? Ninge height divided by power input 70 kilowatts. 74%, 70. Solve natin. So 9.866 times 80 times 1 over 1000 over 70, tapos meron tayong height. Yun yung unknown natin. Tapos sa kabilang side meron tayong 74%. So, makakuha natin dyan na total dynamic head will be 66.027 meters. So, ganda lang siya kasimple. Okay, gamit pa rin ang ating efficiency formula. Output, input natin ito. Binigay naman input 70 at binigay na pump efficiency sa usual pump efficiency na 74%. So, kung kayo may mga katanungan, guys, don't forget to comment down below and don't forget to subscribe to my channel para kayo updated sa aking mga next video tutorials na i-upload under Fluid Machinery. So, magkakaroon po ito ng part 2, itong ating refresher notes. So, abangan lang sa aking YouTube channel at mag-aral din kayo maigi para maintindihan nyo yung mga tinuturo dito sa notes natin. Okay? Again, this is Engineer Jom Degia. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.